Shoutout sa'yo, Edlin, yan, Roxy Garbo, yan. Mahina ang ating internet talaga. Mahina siya. Live lang tayo sandali. No. Ayan, LC, ayan. Rowena. Hindi rito, Roxy. Ayan, Bahar Angela. Boss, nasa utang dito, nag-live siya naabot. Paing Castillo, shout out, no? Pautang dito kay Prince Diaz, no? Ito kasi it's good shout out sa'yo, no? Ito kasi kung makikita nyo yung kanyang mga live, no? Galit na galit daw siya sa sugal, ang laging nadidinig nyo ba ako? Ang laging sinasabi kasi nito, no? Si Congressman Tevez daw ay parang yung isabong, yung drugs, lahat ng ibinibintang niya kay Congressman Tevez para lang, hindi ko naman binabout si Congressman Tevez, no? Sinasabi ko lang dito, ito kasi yung mga tinutulungan ng gobyerno ngayon na ano eh, no? Sila yung tinutulungan ng gobyerno nila, nung senador nila, Remulla nila, Presidente Bongbong Marcos. At ang sinasabi nila rito is parang si Congressman Tevez ang may pahari ng may pasugal doon sa Negros at saka ng drugs. Itong gagong mayor na ito yung nagsasabi, no? At pinaniniwalaan ito nung basically, ng gobyerno kasi nagpunta pa nga sa Malacanang itong mga tarantadong ito eh. Ito kasi, si Bong Pineda, ito ay hindi nila pwedeng itanggi na ito isang operator ng isabong at operator ito ng wedding. Gambling lord ito eh. Walang sino mang lahat ng tao kilala itong si Bong Pineda na ito ay isang wedding lord. Tapos, ang sinasabi nitong tarantadong mayor na ito, at laging sinasabi sa Senate hearing na si Congressman Tevez daw ay wala raw, kumbaga, babaunin na lang daw ng mga estudyante, nadadala sa sugal. Kaya galit na galit daw siya kay Tevez dahil sa isabong at sa sugal at sa drugs. Eh, itong inchik na ito, ito ay nalilink sa parang ito daw ay isang drug personality. No? At si Bong Pineda, ito ay isang operator ito ng isabong at gambling lord ito. Maski na ako nung binata ako 1990, Bong Pineda na ito, wedding lord na ito, inaabutan ko ito sa mga probinsya na nadidistunuhan ko. Kaya yumaman itong Bong Pineda na ito dahil sa gambling. Ngayon, yung logic mo, Mayor Prince Diaz, na dahil makaya yumaman o kaya gumugulo ang Negros Oriental dahil kay Congressman Tevez ay dahil sa drugs at sa isabong o sa sugal, bakit kasama mo ito? Ito si Bong Pineda. Diba? Kasama mo si Bong Pineda, puro illegalista yung kasama itong inchik na ito. Kung totoong ito ay drug personality, abe lahat na ng illegal na mga kaibigan mo. Diba? Puro mga illegalista yung kasama mo. Ito si Bong Pineda, kahit sinong tanungin mo, gambling lord ito. Bakit si Tevez galit na mas big time ito kaysa kay Congressman Tevez eh.
At mas ma-influence ito dahil ito isang kingmaker ito eh. Dahil ba ito ay nagbibigay ng campaign fund sa grupo ni Bongbong Marcos na hindi nyo isasama. Kung iimbestigahan nyo si Tevez at gusto nyong malinis talaga yung... Kasi yung Pilipinas kasi dati, ang kinakatakutan nila is magiging narco-politics daw tayo. Ngayon kasi tayo, ang nakakatakot ngayon, tayo yung nagiging gambling politics na tayo ngayon. Itong si Bong Pineda, ito yung numero uno. Magkakaano yan, mas big time ito kay Congressman Tevez at kay Atong Ang. Diba? Last precious maya jacket. Ah, sige. Tanggalin, dali. Ayan, nilagyan ko na, Ruina. Sorry. Nagbura kasi ako ng jacket. Ayan, nilagyan ko na. Yung walang jacket dyan, timbre mo lang. No? At tinan mo yung mga kinakampihan ng gobyernong ito. Mga smuggler, no? Paano titino yung gobyerno mo, Mr. Bongbong Marcos? Hindi ka totoo sa sinasabi mo kasi kung totoo ka na ayaw mo ng drugs at ayaw, kasi sabi mo nun ayaw mo ng drugs, ayaw mo ng ano eh, di ba? Kaylin, ayan may jacket ka na Kaylin, oh, meron na. Puro ano itong putangin ng mayor na ito, no? Itong Mayor Fritz Diaz na ito. Ginawa kayong tanga nito sa Senado. Nagdadadakdak ito sa kanyang live streaming, sa kanyang Facebook. Galit na galit sa sugal. At ang tinuturo nyo lagi ay si Congressman, hindi ko kinakampihan si Tevez, no? Sinasabi ko dito, hindi naman po pwede yung meron kayong isang magnanakaw na hinuhuli. At tapos yung ibang magnanakaw hindi nyo huhulihin dahil kakampi nyo. Eh paano kung titino yung bansa natin? Diba? Eh katulad ni Mayor Janice, ano ngayon ang sinasabi niya kay Bato? Si Bato raw ay hindi nag-focus. Diba? Hindi raw nag-focus sa Senate hearing. Isipin mo, mayor ka lang, papagalitan mo yung senador na wala na respeto. Ganun kayo binastos nitong dalawang gunggong na mayor na ito, Senator Bato? Ikaw, Senator Bato, galit ka sa drugs, bakit hindi mo imbestigahan to? Actually, itong si Fritz Diaz ay na linya na ito nung panahon ni Presidente Duterte. Nagtataka lang ako, bakit nawala sa listahan? Boss yan, si Fritz Diaz dati din siyang galing sa bakod ng mga Tevez, natutulang yan. Kaya ngayon ay sungay na gusto na niyang suwagin natin kasi may padrino na siyang bago. Kasi itong si Bong Pineda, talagang ito'y waiting lord. Ito, hindi, kahit na ano pang sabihin nyo, hindi nyo na kailangan. Bobo na lang ang magsasabi na hindi nila kilala ito si Bong Pineda. Dahil ako'y 6 na taon ako nagtrabaho sa Weteng. Inaabutan ko ito sa mga probinsya. Kahit saan probinsya, inaabutan ko itong si Bong Pineda. At ito ay medyo malupit na operator ng Weteng to. Pag ito niluko mo, may paglalagyan ka rito. At ang mga, kaya hindi niwala doon sa mga ibang pulis na sinasabi nilang hindi sila tumatanggap. Eh kami mismo, kami ang nagbibigay eh. Kami nagbibigay ng intelihensya. Ma'am Mirani, shout out po. Bright Naira, shout out. Lagyan kita ng jacket ha. Diba? Ng mga K
So, tapos nga kasi ang kaibigan ko dati na vlogger, no? Hindi ko na babanggitin. BBM siya. Matalino raw ito si Bongbong Marcos at hindi raw kayang lukuhin. E palagay ko ngayon, yung vlogger na yun, ayaw na kay Bongbong Marcos eh. Isipin mo ito, niluluko kayo ng dalawang mayor. Nagpunta pa sa Malacanang at ang sinasabi nitong dalawang gagong mayor na ito, no, si Fritz Diaz at saka ito si Mayor Janice Dugamo, galit daw sila sa kay Tevez dahil daw si Tevez daw ay operator ng isabong at ayaw daw nila sa isabong at sa gambling. Eh pero ito yung may general pa, General Albert Pera. Pera. Diba? Ito naman, in check, drug personality daw ito. Nakabuka pa kilit-kilit si Fritz Diaz. Aba, imbestigahan nyo ito. Niluluko kayo nitong mga ito. Mr. Senator ba ito? Itayo mo yung... tinulongis ka ng mga ito eh. Tinambaluslus ka ng mga... Nung dalawang mayor na ito, ano sabi sa iyo ni Mayor Janice? Nung nasa ano, sa pasalamat po at kayo po ay fair. Pero nung hindi nila nakuha yung gusto nila, aba hindi ka na raw nag-focus. Eh mga mayor pa lang itong mga tarantadong ito, niluluko na kayo. Walang respeto sa inyo itong mga ito, Senator Bato. Mr. President Bongbong Marcos, walang pinagtatawanan kayo sa likod, sa pagtalikod nito, pinagtatawanan kayo. Diba? Kung gusto nyong linisin yung ano, regardless kung si Tevez yan, kung si, basta't sugal at drugs, kahit sino, tirahin nyo eh, putang na, kasama nito si Fritz Diaz, gambling lord. Eto, drug personality raw ito, hindi natin alam. Tapos may nagregalo ng 25 million Ferrari. Ginawa kang ang gago nito, Senator Bato, kasi dapat inimbestigahan mo rin ito. Dahil bawal 'yun eh, yung tumanggap ka ng regalo as a public official, lalo-lalo na kung ganun kalaking halaga. Eh pinagtatawanan lang kayo nitong mga gagong 'to eh. Diba? Pinagtatawanan kayo, Mr. Senator, kayo dyan. Kita mo, nagka-hetot-hetot yung... Alam mo kasi, kaya nagre-reklamo ngayon si Janice Digamo kasi lumabas ang gusto kasing mangyari ni Janice Digamo. Kaya binabak... Inaano niya ngayon si Senator Bato na hindi raw nag-focus. Eh kundi ba naman kahit tanga? Ano akala niyo sa mga Pilipino, tanga? Bakit hindi? Eh nung lumabas yung baho niyo, mukhang mas mabaho pa kayo kay Tevez eh. Eh si Tevez, wala kaming nakikitang kasamang drug personality. Di ba? Klaseng gobyerno ito. Ang gusto kasi ni Prince maghari sa Seattle kaya galit kay Tevez. Hindi kayang ibagsak ang gagong bonding. Eh katulad yan, nagbaligtaran yung mga testigo na sinasabi nyo. Galit itong si Mayor Janice Digamo kasi nakikita niya na baka maabsuelto itong si Mayor Tevez. Ay, Mayor Tevez, Congressman Tevez. Diba? June, nag-react, recant ang mga witness. Oo, nag-recant nga eh. Kaya nga, masama loob ni Janice Digamo eh. Diba? Akala nyo kasi, ang itong dalawa, no?
amplado na nila yung ano, eh, si Bonjing, kontrolado nyo, kasi iba dati yung ni Bonjing, pero, ang taong bayan kasi hindi naman, ano, hindi naman katulad nung araw na, pag sinabi mo, at sinabi ng gobyerno na ganito, eh, naniniwala na, kasi, buhay ang demokrasya sa Pilipinas, eh, pilit nyo lang pinapatay, eh. Diba? Eh, saka naman nakakita ng mayor na, mayor lang eh, kung makaporma sa Senado eh, tapos eh, nung hindi nila makuha yung gusto nila, eh, ngayon eh, titirahin nyo pa si Senator Bato. Alam nyo bang nasira si Senator Bato dahil sa inyong dalawa? Kami nga, nawala ng gana kay Senator Bato eh. Dahil sa kagagawan yung dalawa, eh, isipin mo, ngayon, titirahin nyo pa si Senator Bato. Diba? Binabastos niyo yung batas natin, itong dalawang mayor na ito. Eh. Dapat nga ito, imbestigahan din itong dalawang mayor na gagong to kung bakit ganong kayaman. Eh. Kung gusto niyo imbestigahan yung mga Tebis, imbestigahan nyo, they're fine. Pero imbestigahan nyo rin ito dahil sila yung nag-aaway. Eh. Ay, katulad nung mga pinagpa, na nalilig, itinuturo sila na sila yung mastermind, bakit hindi nyo iniimbestigan? Ang gusto kasing mangyari ni Digamo, sila lang ang pakikinggan sa ano, ba mga gago ba kayo? Pag-aari nyo ba Pilipinas? Diba? Hindi na po pwede yung propaganda nyo na katulad nung araw. Kasabihin nyo, eh, hindi naman kasama sa Barker, bakit mo eh kayo ang dapat tawaging na Barker eh, kayong dalawang mayor eh, hindi naman yung, kasi yung sinasabi mong mga Barker, nagsasabi ng totoo. Eh dapat nga kayo ni Mayor Pritz, pwede lang Mayor Pritz. David Jr. Tablas, shout out to Rabbi ni Kamote Moto. Mas kurap yung dalawang bra. Eh ako nga tingin ko, mas kurap nga itong dalawang ito eh. Eh tinan mo naman kung makaporma, putang ina, no? Tapos alam mo masama kung yung magkape, pero sa tingin mo, yayaman ka ng ganyan kayaman kung hindi ka nagnanakaw, Prince Diaz. Kung hindi ka gumagawa ng illegal. Kung malinis kang mayor, hindi ka alam na alam mo na yung mga kasamahan mo is mga illegalista. Pero nandiyan ka, kasama mo. Eh, ako, alam mo, ako, ayoko magduda rito, no? Matagal ko nang sinasabi ito na baka may gustong humawak diyan sa parting Visayas, Mindanao ng Isabong. Eh dalawa lang naman ang operator ng tatlo ang operator ng Isabong na big time. Una ito si Bong Pineda, big time ito. Sumunod si Atong Ang. Pero ngayon si Atong Ang walang masyadong impluwensya Ang mas ma-impluwensya ay itong si Bong Pineda. Malakas ito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ewan ko lang ngayon, no? Kasi itong si Bong Pineda, kababayan ito ni Gloria Arroyo. Ngayon, tinira nila si Gloria Arroyo. Hindi ko alam kung saan papanig ito si Bong Pineda. Eh, siyempre, ako, expected ko, napapanig yan sa administrasyon do sa grupo ni Tambaloslos sa Romualdez. Sniper, shout out sa'yo. Diba? Hanggang kailan tayo maglulukuhan dito? Ba eh, sinasalahula nyo na yung institusyon, no? Mr. Senator Bato, sinalahula nitong dalawang gagong mayor na ito yung committee mo.
Pinagtatawanan kayo ng dala. Isipin mo, babatikusin ka pa nung gago nung ni Mayor Janice Digamo na hindi ka raw nag-focus. E di ba nung una sabi, hirap na hirap ka ta, naiintindihan ka, bakit ngayon, nung nagbabaligtara na yung mga testigo, aba hindi ka na raw nakapokus. Diba? Baklase rin tong mga magtita na to. Dapat nga dyan, ilagay nyo sa military control yung iyang ano eh, yung pagtatanggalin niyo yung mga mayor na yan, parang martial law, tanggalin niyo muna eh. Nagrereklamo sila ng magugulo, tanggalin niyo ta. Hanggang sa election, ilagay niyo sa military control yan. Diba? Tingnan mo kung hindi mag-iyakan yung mga yan. Na si Abay kung walang pumalag sa inyo, no? Kasi ang kamalian itong dalawang ito, akala nila kasi kontrolado nila yung Senado. At least si Senator Bato kahit na lang pilit na pilit, no? Sa bagay kung hindi naman nagsumbong kay Duterte yung Kitty, no? Problema kay Kitty, bumaligtad din. Alam mo kasi wala kasing katarantaduhan. Tandaan nyo, Mayor Fritz Diaz, Janice Digamo, walang katarantaduhang nagtagal sa mundong ibabaw. Maaaring makalusot ka ngayon. Alam mo, ang paggawa ng katarantaduhan, Mayor Fritz, 1, 2, 3 lang. Pagdating ng tatlo, tumigil ka na kasi Buster TV, shout out. Di ba? E mukhang nasarapan nyo yung pagsisinungaling nyo. Tapos nagagalit pa kayo sa mga vlogger. Sasabihin nyo, bayaran. E saksakan na sinungaling itong putang inang mayor na ito. Alam, hindi ko makalimutan dito kaya hindi ako niniwala dito eh. Malain mo yung Lucky Mercado na vlogger na sinabi niya si Marvin Miranda. E gago rin yung Lucky Mercado ko. Ako, di-demanda ko ito eh. E siguro natatakot din o baka nabayaran. Hindi ko naman sinasabi baka o natatakot o ayaw niya ng gulo. Isipin mo, kung pinanood mo yung ano, ako nga, muntik nang mapaniwala eh, kundi sinabi ni Buster, teka muna, hindi, ito yan, no? Christina Mendiola, ay teka, alam, jacket ang dalawang to. Ah, yan, pinagtatanggal ko kasi yung mga jacket eh. Ayan, binalik ko na yung mga jacket niya. Isipin mo yung Marvin Miranda, eh si Lucky Mercado, eh, ganun siya kasi nung aling kayabang-yabang pa. Sabi niya, wala, kulong na yan. No? Kulong na yan, mga ka, ano, sigurado, huwag kayong matakot, sabi niya. We found out na, yung pala si, ano, Char Victoria, siya tao sa'yo. Tandali, wala kaya tan jacket. Eh. Lagyan kita. Ang dami. Ayan. Salamat, never giver, no? Mamalinis yan si Pritz. Ako, ang tingin ko talaga dito kay Pritz Diaz, demonyo ito eh. Ito yung talagang demonyo, dapat yung katakutan dyan sa Negros Oriental. Itong dalawang mayor na ito, katakutan nyo. Kasi bakit? Isipin mo kung magsinungaling itong mga putanginan to. Sa social media, national, buong mundo nakakapanood sa kanila. Hindi ko malaman kung sabog itong mga ito. Eh. Alam naman nilang nagsisinungaling sila at Amor Grandes. And what, si Jeff Rox, ayan. Oh, ayan. Ginakita kita, Jeff Rox, inalis ko eh. Yeah.
Sino ba walang jacket dito? Maria, Mel, ayan, no? Larios, ayan, sige. Kasi may nang-block nung isang araw eh, hindi ko rin naman na. Nakakatakot itong dalawang mayor na ito, ano, isipin mo eh, Senado, nakukuha nilang magsinungaling sa kanilang platform, dyan sa Facebook page ba, sa YouTube channel na, nagsisinungaling sila. Diba? At alam mo yung buong buo yung para bang walang kakilakilabot magsinungaling itong putang inang mayor na ito eh. Walang respeto sa Senado, walang isipin mo, ang laki nang nawala kay Senator Bato dito sa dalawang gagong mayor na ito. Ay, si ano, Agila ng Cordillera, ayan, sige. Nasira si Senator Bato sa inyo, nawalan sila ng, hindi nyo ba alam na Senator Bato, na dahil sa dalawang gagong ito, nawalan ka ng supporter. Siguro, hindi naman lahat. Pero malaki na wala sa iyo dito, nawala ng respeto sa iyo. Yung mga taong ano kasi nakikita namin yung kasinungalingan nito eh. Ako naintindihan kita na hindi mo nakikita. Eh ako nga binibigay ko sa iyo yung halimbawa, ano sabi niya kay do sa para lang mapatunayan niya na si Marvin Miranda raw ay kakilala ni Congressman Tevez. Pinakita yung video. Yung video ay si Laki Mercado. Ang sabi niya, yung mga staff siguro, alam na hindi totoo. Natatakot. Ano sabi niya? Huwag kayong matakot. Kulong na yan. Eh ngayon, nagbaligtaran. Paano yan? Di ba? Kung makakapagsinungaling ito nang walang kakurap-kurap itong putang inang mayor na ito, eh siguradong magnanakaw ito sa inyo. At isitin na mo, mga kasama niya, gambling lord, ha? Ito, isabong operator ito, wedding operator ito, si Bong Pineda, ito daw, drug personality. Di ba? Bakit hindi nyo imbestigaan? Oh, puro kayo Tevez, puro kayo Tevez. Okay lang na imbestigahan nyo sila Tevez. Pero lahat, imbestigahan nyo. Eh putang ina, pinapunta niyo pa sa Malacanang itong putang ng mga ito. Eh ang sisinungaling. Samantalang yung mahihirap na tao na walang makain, hindi niyo mapupunta diyan. Ay boss niyo, kumusta na? Jakita kita, boss niyo. Eh si boss niyo Barsaga, ano? Napakasinungaling nitong putang ng mayor na ito eh. Kung gusto nyong malinis talaga yung ano, imbestigahan nyo si Tevez, pero imbestigahan nyo din ito kasi hinuhuli nyo yung sinasabi nyong buhaya, pero itong ang iiwanan nyo ay hindi basta buhaya. Dambuhalang buhaya. Itong mga putang inang mga mayor na ito, sinisiguro ko sa'yo na buhaya itong mga ito kasi sinungaling eh. Eto, walang tsupa. Sige si boss ninyo. Sang manyalak, shout out. Wala daw tsupa si boss ninyo. Baka meron kayong alam dyan. Bigyan niyo. Diba? Eh ngayon, umalag na si Sara Duterte. Kasi kung titingnan mo yung mga grupo ni Bongbong Marcos, no, puro mga yung mga smuggler, no? Hindi nila hinuhuli. Yung mga pulis nasasangkot na sa drugs. No? Yung ibang gabinete nila puro kapalpakan ang ginagawa. Ang ipinupunto ko rito, Mr. President naman. Eh, kailan ka ba naman magiging matikas na katulad ni Presidente Duterte? wag kang matakot sa asawa mo kasi yung asawa mo hindi ka kayang tanggalin sa Malacanang at hindi
tatanggalin sa Malacanang. At sino ba lang jacket dito? Ayan, yung mga walang jacket dyan, na nagtanggal ako ng jacket eh. Boss ninyo, may jacket ka na, no? Eh, paano titino yung gobyerno mo, Mr. Ano? Isipin mo, pati yung pisan mong si Tambalolos. Anong sabi ni Tambalolos? No? Tama na raw yung usapan sa kudeta sa Kongreso. Eh, putangin ang Tambalolos ka. Ikaw yung nag-umpisa eh. Ikaw yung tumanggal eh. Tapos, nung nag-react yung... sige, yan. Nung nag-react yung mga supporter ni Gloria, pinatitigil mo. Eh, kung di ka ba namang Tambalolos kang Romualdez ka eh. Mga ano kayo, ginagawa nyo kaming gago eh. Natural magre-react. Hindi nagre-react yung si Gloria. Eh, political, ano yan eh. Alam mo, yung mga sinasabi sa only a political statement, hindi yun ang nasa loob nila. Diba? Parang si Sara Duterte lang yan, no? Pero yan. Roland Kailing. Sige, Roland Kailing. Sino ba yung Roland Kailing? Asan ba si Roland Kailing? Comment ka nga ulit, Boss Roland Kailing. Magagalit yung mga... Ayun, nakita ko na. Ayun na, nilagyan ko na si Roland Kailing. Ano ba? Ang mali ni Senator Bato, hindi marunong magdala. Eh, oo. Pero siguro ngayon, may himas-masa na yan. May himas-masa na si Senator Bato, believe me. Kasi binanata na rin siya, napasubo na si Makmak. Hindi na atras yun. Sino man siya ba? Eh, hindi, ganun talaga. Kanya-kanya ng ano eh. Kanya-kanya ng opinion, di ba? Boss Buster, no? Ganun talaga. Kahit na magkakaibigan eh, magkakaiba tayo ng ano eh, di respetuhan na lang. Kaya lang ako kasi hindi ko sasabihin sinungaling itong putang ina ng mayor na ito kung wala akong matibay na ano kinoment ko nga doon sa ano niya si bak sabi tinanong ko sa isa ba si Marvin Miranda at saka si Lucky Mercado hindi siya sumasagot tapos nung kinaanuhan inaano pa raw niya yung mga vlogger bla 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 parang hindi na lang daw niya pinapansin. Eh, paano mo nga kami papansin yung putang ina mo? Eh, nagsinungaling ka. Di ba? Emilito Escansenya, magandang gabi din sa'yo. No? Lolit Dumaraos, no? Nawalan yata ng jacket si Lolit Dumaraos. Ah, meron. Hindi ano eh, kasi yung administrasyon mo, Mr. President Bongbong Marcos, ako hindi kita inaano rito, no? Sinasabi ko bilang presidente, nandyan yung smuggling ng agricultural product. Nandyan yung nakakagulo yung mga pulis mo sangkot sa drugs, no? Andyan yung Kongreso, nandyan yung EDCA, nandyan yung mga, Justice Secretary mo na kung ano-ano ang pinanggagagawa. Pumuputok lahat sa iyo yan. Kung susumahin mo yung administrasyon mo, Mr. President, ano bang nakikita namin, aasahan namin sa gobyerno mo? Pag naman binatikos ka, no? Sa panahon ngayon, magulo ang politika. Magandang gawin na, lalaki na. Talaga si Boss Linya. Tama sir na napaisip na siguro si Bato ang ginawa ng Senate Maker siguro. Hindi, kasi si Senator Bato naman kasi gentleman eh parang hindi kaya lang hindi rin eh kasi sinisigawan niya si ano eh si
si Miss Colin Pipino eh, yun yung isang hindi maganda kay ano eh. Eh, kita mo, nakarma ka agad, no, Senator Bato, yung ipinagtatanggol mo si Janice Digamo, kita mo, tinutuliksa ka ngayon. Diba? Ganyan kawalang yaya yung dalawang mayor na yan. Isipin mo, isa kang senator, isa kang sitting senator, isa kang dating chief PNP. Diba? Ganong kanya way na lang ya. Diba? Nagising na si Bato sa kay Orseo. Pagpapalitan mo kasi, matagal ko na nga sinasabi sa iyo, Mr. President. Sa bagay, hindi naman yata ikaw, huwag kang maglalagay ng politiko dyan sa gabinete mo kasi gagamitin nila yan para sa personal nilang ambisyon. Katulad nung ni Tambaluslos na pinsan mo, si Martin na Tambaluslos sa Romualdez. Natural, gagamitin niya yun for his own na personal ambition. Kaya nga, ano sabi, yung ambition mong Tambaluslos. Diba? Eh, wala naman kasing ano eh. Alam mo kasi, kaya pumoporma itong si Tambaluslos sa Martin Romualdez. Wala naman kasi pwedeng maging presidenciable itong si Bongbong Marcos kasi tatandaan nyo na si Bongbong Marcos ay walang political ally. Yung mga Marcos walang political ally. Kaya lang sila nagkaroon ng political ally kasi lumakas yung kaya nga nagtayo siya ng unity eh. It is because nandiyan si Sara Duterte. Pero kung titingnan mo, wala siyang political ally. Eh, napakahinang partido ng partido nila. Kaya nga nagtayo siya ng unity team para mapagtakpan yung kahinaan ng kanyang partido. Hindi nga niya partido yung ginamit niya eh. So ngayon, yung pagiging presidente ni Bongbong Marcos, utang niya doon sa mga partido na kung sino-sino, ay yun lang, nakakagagalit pa sila. Ano? Kay Spencer, ingat sa pagpupromote kayo kasi baka mamaya tumakbo. Hindi naman ako hindi ko nga rin gusto si Gloria Arroyo eh. Ako, ang sinasabi ko dito, yung tama. Kasi, isipin mo ah, chairman ng party nyo, political party, chairman emeritus yata. Tapos sigaw kayo ng sigaw ng unity. Pero mismong yung chairman nyo, kapartido mo, binimbang mo, eh nakakatakot yun. Kumbaga, wala na sinisino itong si Tambaluslos. Eh, isa ka naman nakakita ng sigaw ka ng sigaw ng unity team. Tapos mismo yung kapartido mo at chairman emeritus yata doon si Gloria Arroyo, sisipain mo, sisibakin mo. Eh, sinibak niya eh. Demote lang ang tinawag nila. That is merely sinibak mo. Sinibak mo siya doon sa pwesto niya. Hindi demote ang tawag doon, sinibak mo. Di ba? Tinanggal mo, di sinibak mo. Anong demote? Diba? Walang, hindi siya dinimot, sinibak siya ron. Kasi threat sa kanila si Gloria Arroyo. Tatandaan nyo, Gloria Arroyo is a political genius. Para si Duterte yan, magaling na tactician yan si, kita mo nga eh, nagpunta lang sa Amerika eh, pagbalik niya eh, tanggal na si Erap eh. Diba? Isa yan sa broker ni Bongbong Marcos sa Amerika. Si Gloria Arroyo hindi magiging presidente nung panahon ni Erap, hindi matatanggal si Erap kung hindi dahil sa Amerikano. Kaya yan si Gloria Arroyo, American girl yan, hindi yan ano. Kaya nga eh, ang sinasabi ko lang dito, bakit mo titirahin ang sinasabi nila, sila'y
Uniteam. Eh, paano kayo magiging uniteam, putang ina nyo? Eh, mismong kasama mo, sinisibak mo. Ala namang ginagawang masama, may ebidensya ka ba? Wala namang nagsasalita ng mga kongresista na hinihikayat sila ni Gloria Arroyo. Kasi nararamdaman kasi nito si Romualdez na na-threat sa kanya si Gloria Arroyo. Kasi si Gloria Arroyo, kung pamimiliin mo pagdating ng 2028, kung kay Martin Tambaloslos o kay Sara Duterte, of course, kay Spencer, anong masasabi mo sa picture na, ba, ang galing, kaya nga, kinuha ko eh. Kay ano yan, galing yan kay Buster TV. Nag-aaral ako mag-edit-edit. Eh, totoo naman yan eh. Ang totoo niya, lahat na nangyayari sa politika, lalong-lalo na yung pangyayari kay Glo. Alam ni Bongbong Marcos yan. Alam ni Mamsi yan. Kasi ito ah, babalik ako doon sa presidential bond sa 2028. Walang political party si Bongbong Marcos na malakas. Si Bongbong Marcos, nag-iisa lang, Marcos lang talaga ang miyembro ng KBL nila. Ngayon, pagdating ng 2028, wala na, mawawala na sa kapangyarihan si Bongbong Marcos. Ngayon, sinong nilalagay niya dyan? Si Madam First Lady is Dilawan yan. Eh, sino ngayon ang pwede mong ilagay sa Dilawan? Wala. Si Marwa, si mga natalo na, hindi naman nananalis. Nang iniisip ng tao ay hindi siya Dilawan, pero actually Dilawan yan. Wala silang pakialam kung sila inalipustan ng Dilawan nung araw o hindi. Ang importante sa kanila, makaupo sila sa pwesto. Ganun sila kawawalang ya. Kay Spencer, pabukas ng pinto mo, nandito na ako sa pinto. Boss Jojo, saan pinto? Saan ba yan? Saan ba? Dolok. Asan ka? Mag-bite eh. Ha, dito sa bahay mo. Pinaglololo ko mo ako, George. Hala, pupunta dito. Wala, lolo ko lang ako niya. Aalis ba na? Nagjo-joke lang yan si Jojo. So ang gagawin ngayon ng mga yan, i-build up nila ng i-build up ngayon si Martin Tambaloslos sa Romualdez. Kasi siya lang yung kumbaga bagong, kasi lahat ng mga Dilawan na yan, ano na eh, wala na. Si Lenny, hindi naman lalong po pwede. Magiging obvious na obvious. Nagamit na nila si Lenny. Ngayon ang gagamit, Boss Alfie, shout out sa'yo. No? Ang gagamitin nila ngayon dito ay si Tambaloslos. Alam nila yan. Kaya nga yung asawa niya si Tambaloslos, nag-iikot na ng Pilipinas eh. Tapos sasabihin ngayon ni Tambaloslos, magtrabaho muna, eh putang ina. Sabi nga ni Aihing, kami kasi shoutout sa'yo, no? Ni Aihing Minyosa, ni Magnum TV, eh putang na, lagi kang kasama ni Presidente Bongbong Marcos eh. Diba? Tama na yung isang Marcos, pinagbigyan na nga si Bongbong Marcos eh, ala naman nangyari. Tapos ngayon, gusto nyo, kayo na naman. Diba? Malabo na siguro yun. Talagang katarantaduhan na lang. Pagka naman meron pang isang Marcos na naupo dyan, eh talagang katarantaduhan na.
Tama na yung 20 taon at saka 6 na taon ngayon kung makakatapos ka ng 6 na taon. Si Chris Ulo. Oo nga, Buster eh. Hindi ako marunong mag-training kasi sabi na. Ito, puro gawa ni Buster to. Ito nga, ito. Gawa ni Buster to. Ito. Sabi ni Christina Mendiola, word of the day, you know. There's a word of the day, tambaloslos. si An Evangelio, siya taot sa'yo, no? Lagyan kita ng jacket, no? FLM, ano? FLMSI, ano yun? Di ba? Bas jaja yan, di nakita na kita ha. Bakit hindi si Amy ang gusto nilang maging president? Bakit si Martin? Hindi po pwede si wala na kasi. Alam mo kasi kung patatakbuhin pa nila uli si Amy Marcos. Hindi na rin ano kasi yung ginagawa kasi ni Bongbong Marcos ay ano, parang alam mo ba yung lalatay sa kanila yan. Hindi naman ano, susugal na naman tayo, ganon. Hindi na mangyayari siguro yun. Kaya nga ang binibuild up nila ngayon ay si Romualdez, si Tambaloslos. Kaya lang, malabo kang manalo kay Sara Duterte, naka? Pagtatawanan lang kay ni Sara Duterte. Tsaka ito, tandaan niya, bago ako magtapos, ano? Nakakaano na ako, kanina pa ako nagla-live doon sa isang, ano? Ito, tandaan niyo, kayong mga political parting, mga buwisit kayo, no? Hawak nila smart magic. Hindi nila bramdayain si Sara Duterte. Si Sara Duterte, hindi kailangan ng political party. Hindi kayo kailangan ni Sara Duterte, pero kayo, kailangan nyo si Sara Duterte. Kaya huwag kayong masyadong mayayabang na sasabihin nyo na walang epekto yung pag-alis sa inyo ni Sara Duterte. Kaya nga nakakagulo kayo, di ba? Si Gloria Arroyo tinanggal nyo, tumatahimik, pero nung si Sara Duterte umalis, nagkagulo, di ba? Hindi pa nagsasalitang masyado, tambaluslus lang ang sinabi ni Sara Duterte. Ang si Sara Duterte o ang mga Duterte, hindi nila kailangan ng political party para manalo. Kasi bakit? Ang pinaka-base ng mga Duterte ay ang taong bayan, masa. At si Sara Duterte, mananalo yan kahit walang suporta ng mga oligarch. Bakit? Kasi mismo yung mga taong bayan ang tutulong dyan. Sila yung gagastos. Sila yung magiging coordinator. Sila yung mga kampanya. Ganong kalakas ang mga Duterte sa taong bayan. Hindi katulad nyo, kailangan nyo pang bumili. Katulad mo, Martin Romualdez, pagkat kumandidato ka, hindi ka naman kilala, gagamit ka na naman ng napakaraming pera na manggagaling dyan sa mga magnanakaw na oligarch. Di ba? Eh, saan mo ngayon babawiin yun? Si Coach Jarrett, nako, pinalalabas na kay Gloria daw, galit si Sarah. O eh, huwag nyo lang pa. Eh, si sa Coach Jarrett naman, wala namang kwenta. Kalaban namin nung araw kay ano yan, kay FLM. Alam mo si Coach Jarrett, opportunity, isingi siya, ano rin yan eh. Maganda lang ang presentation, pero wala rin laman. Ang feeling matalino. Siguro nga, marunong mag-English. Diba?
Isa na ako sa magpapan sa kandidatura ni Sara, sabi ni Capreni. Diba? Eh kung kumandidato naman si Sara Duterte, hindi man, sa tingin mo, mananalo si Bongbong Marcos. Kaya kayo, kayong mga nag-aspire na kumandidatong presidente, ang pagbutihan nyo na lang, yung pagkandidato sa vice president, doon may pag-asa kayo. Doon kayo magpasikat. Pero sa pagiging presidente, malabo kayo. Not unless, hindi na naman tatakbo, si Sara Duterte. Kasi bakit? Si Sara Duterte, walang kaso ng pagnanakaw. Walang akusasyon ng pagnanakaw. Panununtok ng sheriff, meron. Di ba? Bakit na sinuntok yung sheriff? Aba, siya mayor, yung mga tao, yun ang sinasabi ko, na kapag public official ka, pagtatanggol mo yung mamamayan mo. Bakit niya sinuntok yung sheriff? Kasi ang gusto ng sheriff, palayasin agad yung mga informal settler. Ang sinasabi ni Sara, antayin siya. Dahil gumagawa siya ng siguro kung saan niya i-relocate yung ano. Alam mo, ginawa ng sheriff, wala pa si Sara, pinaalis niya, dinagukan siya. Yun ang tamang pangangalaga sa mga constituent mo. Inaapi yung constituent mo, pinalalayas, suntukin mo yung nagpapalayas. Ito si Tambaluslus sa Romualdez, anong ginawa niya kay Gloria? Senior deputy, hindi ka na nahiya. Senior na, babae pa. Hindi ka naman inanot, tinanggal mo. So, ibig sabihin, wala kang respeto sa kapwa mo. Eh, paano ka mananalo? Di ba? Bert Emil, shout out sa'yo. Ito, walang jacket. Ito, lagyan ko. Ayun lang, at ako'y magpapaalam at maraming salamat po. At, tangin ng ko lang mo tayo. Ikaw po, tangin mo Mayor Pritz Diaz, saka ikaw Janice Digamo. Kung naloko niyo si Senator Bato, huwag kami ha. Ito si Bong Pineda, gambling lord dito. Putang ina mo, Pritz Diaz. Sasabihin mo, galit na galit ka sa sugal, eh, ba't kasama mo itong hari ng weteng? UK47. Nasaan ba yung Buster? Hindi ko makita. Ah, ito, ayan. Nilagyan ko na, made in UK47. Oh, ayan, nilagyan ko na, Buster. Oh. Oh, ayan, meron ka na, ma'am, made in UK. No? Magtanggal ka second jacket eh. Member ko pa naman. Ito, pasensya na, yung mga ano, tinanggal ko kasi eh. No? Live ka mamaya, Boss Jojo. Sige, magpapaalam na ako. Ano? Utang ina mo uli, Mayor Pritz Diaz, napakasinwaling mo. Utang ina mo, ikaw siguro ang ano eh, may kinalaman dyan, pasugalan dyan. Sabi nga ni Pastor, ikaw daw ang rin ang magsusugal dyan sa ano. Pati si Senator Bato, dinamay nyo. Ikaw, Janice Digamo, utang ina mo, para kang reyna ng Pilipinas. Nung hindi ka mapagbigyan ni Bato, sasabihin mo ngayon, hindi na. Kulang na lang. Ginandahan mo pa yung sinabi. Hindi mo na lang sinabing walang kwenta si Senator Bato. Alam mo yung salitang hindi nag-focus. Pinaganda. Ang ibig niya sabihin doon, walang kwenta yung ginawang walang kwenta yung ginawang Senate hearing. Dahil hindi siya masyadong napagbigyan. Bakit si Senator Bato ba? Para lang sa iyo, Mayor Janice Digamo. Eh kung di ka ba naman tarantada kang mayor eh. Kala mo ka kung sino putang ina ka eh. Dapat nga sa inyo magsilayas na kayo diyan, kay pahirap kayo diyan sa Negros. Paalam na nga ako, tumimod dito. Tara, paalam na po muna. Bye-bye, ano? You know.